Inaasang darating sa bansa ngayong gabi ang 11 seafarer na sakay ng MV True Confidence na inatake ng mga Houthi rebels noong March 6. Narito ang report. Mamayang gabi na inaasahang darating sa bansa ang nasa 11 Pilipinong seafarer ng MV True Confidence, ang bulk carrier na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong March 6. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dinala ang mga ito sa bansang Djibouti matapos ang insidente. Dating ng 11, maraming agencies ng government will be there. We believe even the Secretary of Health will be there kasi each agency will be providing assistance. The DFA already, while in Djibouti, already provided financial assistance to them. Habang 2 pang Pilipinong seafarer ang hindi pa agad makakauwi, nakasalukuyang namamalagi sa ospital. Because they still have to heal from their injuries. Pero makakauwi na rin sila in time. The good news is while their injuries were not bad, no, they're expected to recover, no. One has an amputated leg, the other has burned sunog yung mukha, but they will recover. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang DFA kaugnayan 2 pang Pilipinong seafarer na nasawi dahil sa naging pag-atake. Yung bangkay kasi umaapoy yung barko as of yesterday, although ang latest word from the mining agency, yung barko they're towing it to a port kung saan pwedeng magkaroon ng salvaging plus hahanapin yung i-retrieve yung bangkay ng 2 at sana mauwi na rin sila ng madaling panahon. Anya ang 2 Pilipinong nasawi ay nasa lugar kung saan nagkaroon ng sunog, habang isa pang Vietnamese national ang nasawi kaugnay rin ng insidente. Nanawagan ng DFA ng pagrespeto sa maritime commerce at maging ang freedom of navigation. Ayon kay De Vega, una na naglabas ng guidelines ang DMW sa mga manning agency na dapat may karapatan ng isang seafarer na tumanggi na madestino sa naturang lugar kung saan nangyari ang insidente nang hindi naapektuhan o mawawalan sila ng trabaho. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.